Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscoot, and welcome back again here on our channel. And of course, Happy New Year to everyone. So ayun, nagpapasalamat po ko sa lahat po ng viewers at talagang nananatili po sa pakikinig at panonood po at pagbabasa syempre ng Harrison. But this is will gonna be the last part of our story. Yehey! Patapos na rin. Salamat sa napakahabang kwento. So ayun, just quick reminder lang po, if ever po may mapansin kayo nakakainis at hindi kaaya-ayang parte ng ating istorya, please do appropriate comment in the comment section. And before we start to read and hear the Harrison Part 23, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell so you are always updated to the newest story that I'm going to upload or publish here on our channel. Samahan mo na rin pag-hit ng like button. And now, let's start to read the Harrison Part 23. Wag ka mag-skip ng ads! Harrison Part 23. Godess POV. Makalipas ang mahigit isa at kalahating oras na pag-akyat ko sa napakahabang hagdanan, ay narating ko na ang pinakamataas na bahagi ng hotel. Halos maubusan naman ako ng tubig sa katawan ng mga sandaling yun. Sa puntong yun ay mabilis ko naman na hinanap ang room ni Sir Blake hanggang sa marating ko ang isang unit na nasa harapan lang ng napakagandang view. Matapos kong makumpirma na iyon nga ang unit na tinutuluyan ni Sir Blake, ay agad akong kumatok sa pintuan nito. Isa, dalawa, tatlo, apat at limang katok na may halong pagtawag at pagpindot ng doorbell ang ginawa ko. Pero wala man lang Sir Blake na nagbukas ng pintuan, kaya naman naisip kong gamitin na ang keycard upang pasukin na ang unit na yun. Pagbukas na pagbukas ko ng pintuan ay may isa pa palang pintuan na siyang kailangan kong buksan. Sakto namang parehas lang ng keycard kaya mabilis kong nabuksan ang pinto. Pagpasok ko sa ikalawang pintuan ay patay ang lahat ng ilaw at tanging ilaw mula sa labas ng terrace ng unit na yun ang siyang pinagmumulan ng liwanag. May tao po ba dito? Tawag ko habang tinutungo ko ang terrace. Nang malapit na ako sa terrace ay kapansin-pansin ang isang matangkad na lalaki na nakatayo mula sa terrace. Kasalukuyan itong nakaharap ng padungaw sa terrace. Mula sa kinatatayuan ko ay isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ko hinawakan ang doorknob ng pintuan palabas sa terrace. Mula sa terrace ay kapansin-pansin ang paglubog ng madilaw na araw at halos mag-agaw ang kulay dilaw at kahel na mga ulap. Ang terrace ay kasulukuyan din itong nakaharap sa dagat. Mula doon ay kitang-kita ang paghampas ng mga alon sa mapuputing buhangin sa dalampasigan. Isang pikit at saka ko binuksan ang pintuan palabas ng terrace. Pagbukas na pagbukas ko ng pintuan ng terrace ay isang tanong mula sa lalaking nakatalikod mula sa akin ang natanggap ko.
Anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa akin habang nakatlilikod pa rin siya mula sa akin. Sa boses pa lang niya ay agad ko siyang nakilala at walang iba kundi si Sir Blake. Sir Blake? Tanong ko habang hinihingal pa rin ako. Ang sabi ko, anong ginagawa mo dito? Muli nitong tanong sa akin. Sa inyo po galing ito, di ba? Sabi ko, sabay inangat ko ang hawak kong papel na may sulat niya. At paano ka naman nakakasiguro na sa akin galing yan? Tanong nito sa akin nang hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Sabi po sa front office ay hinihintay mo daw po ako. Tanong ko sa kanya sabay hinga ng malalim dahil sa hingal pa rin. Pwede bang uminom ka muna ng tubig bago mo ako kausapin? Ayokong makipag-usap sa mga taong parang hinahabol ng kung ano. Kung bakit sa hagdanan ka pa kasi dumaan. Sabi nito sa masungit na paraan. Akmang kikilos na sana ako nang mapatigil ako sa sinabi niya. Paano mo po nalaman na sa hagdanan ako dumaan? Nagtataka kong tanong kay Sir Blake. Sa pagkakataong yun ay mabilis niyang binago ang focus ko. Boracay ang pinakaayaw kong lugar dahil sabi niya na agad kong pinutol. Dahil sa ex-girlfriend mo, pagpapatuloy ko sa sinabi niya. Huminga lang siya ng malalim bago muling magsalita. Ang ganda ng sunset, oh. Akala ko nga lulubog na lang yan nang hindi ka dumarating eh. Sabi niya habang nakatalikod pa rin sa akin. Galing kami sa Hong Kong ni Kuya Calvin sa pag-aakalang naroon ka po. Sabi ko sa kanya. At naniwala naman kayo sa management na nasa Hong Kong nga ako. Kung sa bagay, ganun talaga ang mga nagmamahal. Gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. Sabi na Sir Blake. Anong ibig mong sabihin? Maang-maangan kong tanong. O bakit hindi? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ako mahal. Tanong niya na parabang ng aasar. Talagang hindi. Pagtatanggi kong sabi. Sigurado ka? Eh bakit ka umakyat sa hagdanan? Kasi diba gustong-gusto mo na akong makita? Gusto mong makumpirma kung narito ba talaga ako? Sabi niya habang nakatalikod pa rin sa akin. Paano mo naman po nalaman na sa hagdanan ako dumaan? Muli kong tanong sa kanya. Sa pagkakataong yun ay humarap siya sa akin habang nakangiti sabay-sabing dahil ako ang nagpasara ng elevator na yun. At tulad ng sabi ko ay hindi ka aakyat sa hagdanan kung hindi ako importanteng tao para sa'yo. Muli niyang sabi. La, umakyat lang ako sa hagdanan dahil sabi ng janitor ay sabi ko na agad niyang pinutol. Sinong tao ang pupunta ng Hong Kong, Boracay at aakyat ng hagdan para lang sa wala? Natatawa niyang sabi sabay umupo siya sa sofa na nasa terrace na yon. Ewan ko sa'yo, sabi ko sa naiinis na paraan. Ilang tahimik na minuto ang lumipas habang nakatitig pa rin siya sa paglubog ng araw.
Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Magmula noong magkahiwalay kami ng dati kong nobya, ay humanap ako ng atensyon ng pagmamahal mula sa kahit na sinong tao. At oo, aaminin kong noong una pa lang kitang makita sa pamamahay ko, ay ramdam ko na kung ano talaga ang magiging papel mong sa buhay ko. Kaso pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong may mali. Kaya naman, pilit kong nilayo ang sarili ko mula sa'yo. Nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na umamin sa'yo noong magkita tayo sa Hong Kong. Pero matapos kong aminin sa'yo ang lahat ng gabing yun, ay nakita ko din sa mga mata mo na hindi ka pa talaga handang muling pasukin ang mundo ng pag-ibig. Kasi inisip ko na baka hindi ka pa rin talaga handang magmahal dahil sa naging karanasan mo kay Logan. Kaya naman, mas pinili ko na lang na mahalin ka ng palihim sa pamamagitan ng pagtulong namin sa iyo ng pinsan ko sa pagbawi ng kumpanya mo. Baka kasi sakaling doon ay maramdaman mong mahal kita. Matapos ang Christmas party mo sa kumpanya, ay umalis din ako upang muli kong ilayo ang sarili ko dahil iniisip ko na hahanapin mo ako at muli nga tayong nagkita sa hotel kung saan ako nagtatrabaho. Pinili kong maging masungit sa'yo noon upang kumuha ng simpatya mula sa'yo. Nang gabing magkasagutan naman tayo sa hallway, ay ginamit ko lang si Candy upang pagsilosin ka. Matapos kong makipagsagutan sa'yo noon, ay sinundan ko kayo ni Logan sa rooftop. Pero naabutan kong magkayakap kayo, kaya naman inisip kong nagkabalikan nga kayo. Kaya naman, tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho hanggang sa napagpasyahan ko nga na magpalipat sa isang hotel branch namin na nasa Hong Kong. Matapos kong asikasuhin ang lahat ng papers ko, ay mas pinili kong lumipad patungo dito sa Boracay. Boracay ang lugar na pinakaayaw ko. Marahil ay nagtataka ka naman kung bakit narito ako ngayon. Magmula nang iwan ako ng nobya ko dati, ay sinumpa ko ang lugar na to. Pero napag-isip-isip ko na baka naman sa lugar na ito ko makikilala ng husto ang magiging magpakailanman ko. Sabi ni Sir Blake sa seryoso at maemosyon na paraan. Matapos kong marinig ang mahaba niyang sabi, ay tinabihan ko siya sa sofa na kinauupuan niya habang nakaharap sa sunset. Sa pagkakataong yun ay ako naman ang nagkwento. Matapos naming maghiwalay ni Sir Logan, ay sinabi ko sa sarili ko na bakit ganon. Ang unfair ng mundo. Wala ka namang kasalanan, pero parang ikaw pa yung pinaparusahan. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko na hindi na ako muling magmamahal pa. Pero wala eh. Iba talaga ang pag-ibig. Kapag tinamaan ka, talagang tatamaan ka. Noon pa man, bago maging kami ni Sir Logan, ay minahal kita ng palihim. Kasi inisip ko, mataas ang standards mo. Ang hirap mong mahalin. Tinitingnan lang kita sa malayo. Tinititigan ko lang yung mga ngiti mo. Pero niminsan hindi ko naranasan na mahalin mo din. Sabi ko na agad niyang pinutol. Minahal kita. Pero hindi ko lang pinaramdam dahil natatakot ako.
sabi niya sabay tingin sa akin. Maya-maya pa ay naging tahimik ang pagitan namin. Walang kibuan, walang imikan at tanging paghinga na malalim lang ang naririnig ko. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay ramdam ko na lang ang kamay ni Sir Blake na yumayapos sa palad ko. Handa na ako, maikli niyang sabi habang nakatingin pa rin sa paglubog ng araw. Hindi naman ako nakasagot pa. Maya-maya pa ay hinawakan niya ang ulo ko at saka niya nilagay sa balikat niya. Sigurado naman akong handa ka na din, maikli niyang iling. Inalis ko ang ulo ko sa balikat niya at saka naupo ng maayos habang nakaharap sa kanya. Marami na akong napagdaanan. Ang mahalin ka na lang ang hindi pa. Sabi ko. Matapos yun ay isang halik sa labi ko ang ginawad niya sa akin. Parehas man tayong lalaki ay sisiguraduhin kong walang katulad ang pagmamahal na ibibigay ko sa'yo. Sa harapan ng palubog na araw na yan, sinisiguro kong mamahalin kita hanggang sa nabubuhay ako. Sabi ni Sir Blake sa seryosong paraan, ang corny mo, tanging iling ko. Basang-basa ka ng pawis, magpalit ka nga ng damit mo doon, sabi niya sa paraang naglalambing. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako pinaakyat sa hagdanan, edi sana hindi ako pinagpawisan. Sabi ko. Tara na nga, maligo na tayo. Nakangiti niyang sabi, sabay kindat sa paraang nanunokso. Baliw, nakangiti kong iling. Matagal ka nang hinihintay nito, oh. Sabi niya pa rin sa nanonoksong paraan. Umayos ka nga, sabi ko habang nakasimangot. Sige ka, kay Candy ko na lang ito ibibigay. Muli niyang sabi. Gusto mo tawagan ko pa siya? Nang aasar kong sabi. Wag na, para kay Cody lang ito eh. Sabi niya sa nanonoksong paraan pa rin. Saksi ang gabing yun sa matamis na pagmamahalan namin ni Blake. Kinabukasan, isang araw bago ang pagpasok ng bagong taon ay mabilis kaming lumipad pabalik sa Maynila. Paglapag na paglapag ng eroplanong sinasakyan namin ay agad kaming nagtungo sa bahay niya. Pagpasok namin ay tumambad sa amin si Kuya Calvin na kasulukuyang nanonood ng TV sa sala. Mabilis naman itong tumayo at sinalubong kami. So totoo nga ang sulat na natanggap ni Cody, iling ni Kuya Calvin habang nakangiti. Siguro naman may maganda kayong balita sa akin. Muling sabi ni Kuya Calvin. Well, ano bang balita ang gusto mong marinig? Masungit na tanong ni Blake kay Kuya Calvin. Nagsalubong naman ang kilay ko sa biglang pagbabago ng pakikitungo ni Blake. Naramdaman ko naman na hinawakan ni Blake ang isang kamay ko sabay sabing, ito ba? Muli nitong tanong habang nakangiti naman sa malambing na paraan habang tinataas niya ang kamay sa namin na magkahawak. Sabay naman na nagtawanan si Kuya Calvin at Blake ng mga sandaling yun.
Siniko naman ako ni Kuya Calvin sa braso sabay sabing, "Hindi talaga ako nagkamali ng desisyon na hindi ka samahan." Sabi niya sa nakangiting paraan. At baka may istorbo mo pa kami, natatawang sabi ni Blake kay Kuya Calvin. "Anyway, kumain na ba kayo?" tanong ni Kuya Calvin sa amin ni Blake. "Hindi pa nga eh, pero mamaya na lang siguro, magpapahinga muna kami," sabi ni Blake. "Uuwi muna po ako siguro, paalam ko sa kanilang dalawa." "Dito ka muna, matutulog pa nga tayo eh," nakangiting sabi ni Blake. "Matutulog? Iba na naman yung nasa isip mo eh. Alam ko na yan, natatawa ko kung sabi." "Ehem, sige na Cody, magpahinga muna kayo. Don't worry about Emil. Kinakausap ko naman siya," sabi sa akin ni Kuya Calvin. Nang araw na yun ay hindi nga muna ako umuwi sa bahay at doon na ako nagpalipas ng araw. Kinabukasan, pagising ko ay wala na si Blake sa tabi ko, kaya naman mabilis akong lumabas ng kwarto. Pagbaba ko ay kasalukuyan silang nag-uusap ni Kuya Calvin sa kusina habang nagluluto. "Good morning po," bati ko sa kanila. "Oh, gising ka na pala. Siya nga pala. Doon tayo sa bahay mo mag-New Year ha," sabi ni Kuya Calvin. "Hala kuya, hindi pa po malinis doon. Uy po muna ako para malinisan ko po ang..." Sabi ko na agad pinutol ni Blake. "Huwag mo nang intindihin yun. Tinawagan na ni Kuya Calvin mo si Emil para malinisan ang bahay. At saka nag-hire na din si Kuya Calvin mo nang pwedeng tumulong kay Emil." Biglang singit na Blake. "Naku, salamat po," sabi ko sa kanilang dalawa. Nang umagang yun ay tumulong ako sa kanila upang magluto. Doon ko lang din napansin na may talento pala silang dalawa sa pagluluto. Sa kalagitnaan ng pagluluto namin ay umagaw naman ng pansin ko ang bilang ng iba't ibang lutuin. Bakit nga po pala ang dami nating lulutuin? May bisita po ba mamaya? Tanong ko sa kanilang dalawa. "Wala naman, apat lang tayo. Siyempre, double celebration na din for the both of us," nakangiting sabi ni Blake. "Hula, ang haharap nyo. Nandito po ako," pabirong sabi ni Kuya Calvin. Habang nagluluto kami ay napuno kami ng tawanan. Ang sarap lang sa pakiramdam na muli kaming nagkasundo. Mabilis na lumipas ang mga oras. Bandang alas 7 na ng gabi nang tumungo kami sa bahay. Makalipas ang isang oras ay mabilis kaming nakarating sa bahay. Pinagtaka ko naman ang pagiging tahimik ng bahay. Halos nakapatay ang lahat ng ilaw sa labas. Maging ang pamaskong tugtog ay wala din akong naririnig. "Kuya, alam po ba ni Kuya Emil na darating tayo?" tanong ko kay Kuya Calvin. "Oo, pero bakit ganon? Parang may mali," sabi ni Kuya Calvin sabay kamot sa ulo. "Kinakabahan ako," ilingko sabay kapit ng mahigpit kay Blake. "Come on," sabi ni Blake sabay nanguna sa paglalakad papasok sa malaking gate.
nang marating namin ang main door ng bahay. Ay agad na binuksan ni Blake at saka sabay sabing, "I want you to meet them." Sabi niya, sabay nagbukas ang lahat ng ilaw. "Happy New Year!" sigaw ng mga taong nasa loob. Kinagulat ko naman ang nasaksihan ko dahil halos lahat ng taong naroon ay ang mga taong tumulong sa hamon ng buhay ko. Naroon si Blue na kaklasiko kasama ang pamilya niya. Naroon din si Kuya Max na umuwi pa mula sa pagtatrabaho mula sa barko upang i-celebrate ang bagong taon kasama kami. Naroon din si Kuya Ken na akala ko ay umuwi sa probinsya nila pero mas piniling makasama kami sa pagsalubong ng bagong taon. Kapansin-pansin din ang masayang mukha ni Sir Logan na nasa gawing likuran. "Hala sir, narito din po kayo." Namamangha kong sabi. Binawian naman niya ako ng ngiti sa sinabi ko. Naroon din ang ilan sa mga housekeeper mula sa hotel kung saan ako dati nagtrabaho. Pero ang mas umagaw ng pansin ko ay ang isang matandang babae mula sa kusina na hindi ko masyadong maaninag ang mukha. Kuya, sino po yun?" tanong ko kay Kuya Emil. "She's my mom. Actually, excited na siyang makita kang uli." Nakangiti niyang sabi. Laking pagtataka ko naman sa salitang ginamit ni Kuya Emil na makita muli. Halos magsalubong ang kilay ko sa pagtataka. "Muli? Namit ko na po ba siya before?" muli kong tanong kay Kuya Emil. Isang matamis ng ngiti lang ang naisagot niya sa akin bago niya tinawag ang matandang babae. "Ma, tara!" nagtatawag na sabi ni Kuya Emil sa babae mula sa kusina. Habang lumalapit ang matanda ay unti-unti kong naaaninag ang itsura niya at unti-unti kong naaalala ang katauhan niya. Nang tuluyang makalapit ang matandang babae ay halos magtayuan ang balahibo ko sa sobrang saya. "Nanay Mering?" malakas na tanong ko sa babae. "Yes, Cody, ako nga," maikli niyang sabi. Matapos niyang sabihin yun ay mabilis ko siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit. At mula doon ay tumulo ang luha kong kanina ko pa sinusubukang pigilan. "Nahi, kamusta na po kayo? Ang tagal na po nating hindi nagkita." Umiiyak kong sabi. Makalipas ang ilang segundo ay napansin ko na umiiyak na din ang ilan sa mga kasama namin. Kung hindi pa ako nag-open kay Emil na hahanapin ko si Nanay Mering, ay hindi ko pa malalaman na nanay pala ni Emil ang hahanapin ko sana. Biglang sabi ni Blake habang kagat-kagat niya ang lower lip niya. "Ikaw nagpahanap kay Nanay Mering?" tanong ko kay Blake. "Madalas mong maikwento sa amin ng pinsan kong si Calvin na gusto mong hanapin si Nanay Mering." "Kaya naman, bago pa ako lumipad patungong Boracay, ay humingi na ako ng tulong kay Emil at hindi naman ako nagkamali nang nilapitan dahil malapit pala sa loob ni Emil ang pakay ko." Paliwanag ni Blake.
Sa pagkakataong yun ay mas lalo pa akong naguluhan. Wait, bago ka lumipad patungong Boracay? So ibig sabihin ay alam na nilang pupunta ka sa Boracay at hindi po nila sinabi sa akin. Nagtataka kong tanong kay Blake. About that, mamaya na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, si Nanay Miring muna ang pagtuunan mo ng pansin. Seryoso, ngunit nakangiting sabi ni Blake. Nang mga sandaling yun ay muli ko ngang binaling ang atensyon ko kay Nanay Miring. So Nay, please tell me kung paano po nangyari na isang araw na lang ay bigla na lang po kayong nawala dito. Tanong ko kay Nanay Miring. At sa puntong yun ay halos mangiyak-niyak na nagkwento si Nanay Miring. Sa dalay ng kwento ni Nanay Miring ay doon ko nalaman na binayaran pala siya ni Tita Agata upang mapaalis sa bahay bilang kasambahay. Pero hindi daw pumayag si Nanay Miring, kaya naman pinagbantaan siya ni Tita Agata kung sakaling hindi ito pumayag. Kaya naman wala daw siyang nagawa kundi ang umalis na lang at bilang panimula daw ay tinanggap ni Nanay Miring ang perang inaalok ni Tita Agata. At ang perang natanggap ni Nanay Miring ang siyang perang ginamit naman ni Kuya Emil upang makaalis at makapagtrabaho nga sa Hong Kong. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi din naging maganda ang karanasan ni Kuya Emil sa nasabing bansa. Nang matapos ang kwento ni Nanay Miring ay halos matigilan ang lahat. Grabe talaga sila. But anyway po, kaya po pala magaangan loob ko dito kay Kuya Emil ay dahil malapit din sa loob ko ang ugat niya, sabi ko kay Nanay Miring. Kaya nga nang ibalita sa akin ng anak ko na hinahanap mo nga daw ako, ay agad akong lumuwas dito sa Maynila, sabi ni Nanay Miring. Kung alam ko lang na si Mama pala ang naging kasambahay mo dati, ay matagal ko na sanang sinabi sa'yo, sabi ni Kuya Emil. Sa puntong yun ay mabilis na pinutol ni Kuya Calvin ang pangyayari. Hep, hep, hep! New Year na New Year, oh! Dapat happy lang! Tama na yan! Wala kayong bonus sa akin! Natatawang sabi ni Kuya Calvin. Sabay-sabay naman na nagtawanan ang lahat ng mga sandaling yun. Maya-maya pa, habang busy ang lahat sa kasiyahan, ay susurlugan naman ang lumapit sa akin habang nasa isang gilid ako. Hi sir! Pwede ko po ba kayong makausap saglit? Tanong sa akin ni Sir Logan na siya namang pinagtaka ko. Sir? Nagtataka kong tanong sa kanya na ang binabanggit ko ay yung pagtawag niya sa akin ng sir. Yes sir, siguro naman. Walang masama kung tatawagin kong sir ang magiging amo ko, di ba? Sabi ni Sir Logan. Ha? Ibig mo pong sabi? Sabi ko na agad niyang pinutol. Yes, naisipan kong sa kumpanya mo ako manilbihan para naman makabawi ako kahit papaano sa mga nagawa ko sa iyo dati. Nakangiti niyang sabi. Totoo po?
Tanong ko sa kanya sa paraang namamangha pa rin. 100%, sabi niya sabay kibit balikat. Pero hindi niyo naman po kailangang gawin yan para lang bumawi sa akin, sabi ko sa kanya. E sabi ng nobyo mo eh, ayaw naman daw niyang mawala ang lahat ng taong naging parte ng buhay mo, sabi ni Sir Logan. Pagkasabi noon ni Sir Logan ay nilingon ko si Blake na nasa kabilang panig ng sala. Nakangiti ito sa akin at saka kumindat indikasyon yon na siya nga ang nagpumilit kay Sir Logan na lumipat sa kumpanya ko. Mula doon ay napagtanto kong maswerte pala ako kay Blake. Hindi niya hinarang ang mga taong naging parte ng buhay ko na muling pumasok sa mundong ginagalawan ko sa kasulukuyan. Napuno ng masasayang tawanan, halakhakan at pagmamahalan ang gabing yun. Bandang alas 12 ng madaling araw, habang nanonood kami ng fireworks sa labas ng gate namin, ay niyakap naman ako ni Blake mula sa likod ko. Happy New Year, sabi niya habang nakayakap ng mahigpit sa akin. May hindi ka pa sinasabi sa akin, sabi ko sa paraang naglalambing. Isang matipunong halik ang ginawa niya sa pisngi ko bago muling nagsalita. Oo na, alam talaga nila Calvin at Emil na tutungo ako sa Boracay. Sabi ko sa kanila na huwag nilang sabihin sa'yo dahil gusto ko ay ikaw mismo ang makahanap sa akin. Binilin ko din sa kanila na kapag natanggap mo ang sulat ko ay huwag ka nilang samahan, paliwanag ni Blake. At talagang pinagkaisahan ninyo akong tatlo ha, sabi ko. Huwag ka na magtampo, New Year na New Year oh. Sige ka, papangit ka niyan ng buong isang taon. Natatawang sabi ni Blake. I love you, sabi niya sa akin. I love you too, sagot ko naman sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang daliri ko at saka sinuot ang isang gintong singsing. Simbolo yan ng pagmamahal ko sa'yo. Gusto ko lagi mong suot yan ha, sabi niya sa seryosong paraan. Sa puntong yun ay masasabi kong mas napamahal ako kay Blake. Lumipas ang mga oras, araw, linggo, buwan at taon. Magmula noon ay ang kumpanyang Harrison na ang yumakap sa maraming taong nakakasalamuha ko. Marahil nagtataka kayo kung bakit Harrison ang isinulat kong titulo sa kwento ng buhay pag-ibig ko. Mula kasi sa Harrison ay pinagbuklod ang mga taong nagpatatag sa akin. Ang ilan kasi sa pamilya ng kaibigan at kaklase kong si Blue ay sa Harrison na nagtatrabaho. Si Kuya Max naman ay isang ganap na supervisor sa kumpanya ko. Ganoon din naman si Kuya Ken. Si Sir Logan naman ay sa Harrison din nagtatrabaho sa mas mataas nga lang na posisyon. Si Kuya Calvin naman ay nananatiling attorney pa rin pero nagbibigay siya ng libreng serbisyo sa lahat ng tauhan ng Harrison. Si Nanay Mering naman ay nananatili na lamang sa bahay ko. Ayaw ko na sana siyang pakilusin pa at hahanap na lamang sana ako ng bagong katulong. Pero ayaw ni Nanay Mering.
hindi daw dahil sa kung anong rason, kundi gusto niya daw na bumawi sa akin sa mahabang panahon na nawala siya sa paraan ng paninilbihan. Ang nobyo kong si Blake naman ang siyang tumatayo sa posisyon ko dahil busy naman ako sa pag-aaral ko. At si Kuya Emil naman na nakatatandang kapatid na ang turing ko, ang siya namang sekretary ko at sekretary ni Blake. Maraming housekeeping din mula sa hotel na dati kong pinagsilbihan ang lumipat sa kumpanya ko. Pero syempre, ayaw ko naman na maging housekeeper pa rin sila. Kaya naman, sa mas mataas na posisyon ko sila nilagay. Sa ngayon ay kasalukuyan akong nag-aaral at kumukuha ng pagka-abogado. Hindi dahil sa kagustuhan ni Kuya Calvin, kundi gusto ko kasing maging katulad ni Kuya Calvin at upang magbigay na din ng libreng serbisyo sa mga taong pinagkaitan ng karapatan mabuhay katulad ng mga magulang ko. Sa kabila ng masasayang pangyayari, ay masasabi kong napatawad ko na ang pamilya ni Tita Agatha. Pero hindi ibig sabihin noon ay pumayag akong palayain na sila. Pinatawad ko na sila, pero batas ng Diyos at batas pa rin ng tao ang siyang huhukom sa kanila. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili pa rin sila sa pagitan ng pader at rehas. Hanggang sa ngayon din ay hinahanap pa rin namin ang dati naming hardinero na siya namang umaasa kami na makababalik pa siya sa amin. Sa kabila ng mga magagandang pangyayari at hindi magagandang pangyayari, isang bagay lang ang natutunan ko, walang iba kundi ang magtiis. Ang lahat ng bagay ay may proseso at hindi nakukuha sa madaling paraan. Tulad nga ng sabi nila, kapag may tiyaga, tiyak, may nilaga. Ang matiyagang pagtitiis ang siyang magbubunga ng matibay na resulta. Hanggang dito na lamang ang kwento ng buhay at ng buhay pag-ibig ko. Sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang buhay kong ito. Ako si Cody at kasama ang buong kumpanyang Harrison. Nagpapasalamat sa pakikinig mo. Wakas. Ang buhay ay parang pagmimina ng ginto. Kailangan nating magbungkal ng lupa para sa matiwasay na ani. Harrison.